Ngayong araw naman guys, dahil yung asahod namin dito sa Facebook ay naisipan naming i-treat ang pamilya namin at ang aming mga kaibigan. Mamimili nga pala guys kami ng mga gamit para sa bahay ni Nadugong at mamimili na rin guys kami ng mga kailangan natin dito sa pagbablog natin. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami sa aming pag-window shopping. So what's up guys? What's up? Mga kanapadaan lang. So eto nga guys, nakasakay ako dito sa motor ni Dugong. Ngayong araw nga pala guys, ay ititreat natin yung ating pamilya at ating mga tropa at mamimili nga guys tayo ng iba pa nating mga kailangan. Bago nga pala guys, kami pumunta doon sa kabilang bayan ay nag-withdraw muna kami ng pera dito dahil nga guys, sahod natin sa Facebook. Si Dugong na nga lang pala guys, ang pinag-withdraw ko dyan para kahit papano ay makapag-withdraw naman siya guys pag wala ako. Sabi ko, basta pindutin lang niya ng pindutin at maya-maya lang ilalabas na rin kaagad dyan yung pera. Napakasarap talaga guys, sa feeling na yung tipong pinaghirapan mo sa loob ng isang buwan ay masasahod mo na. Syempre guys, hindi naman talaga biro din itong pagbablog, talagang sobrang hirap din at talagang mabababad ka sa init ng araw, kagat ng lamok at matatalaba ka pa at masusugatan din yung mga paa mo. Nakikita lang guys ng ibang tao na madali na yung buhay namin ni Dugong ngayon, pero guys, nako, nung una-una sobrang hirap talaga ng mga pinagdaanan namin, lalong-lalo na dito sa mundo ng vlogging. Dito guys kami na-stress at halos sumabot na nga sa pagiging depressed, pero kahit papaano sa tulong ni Lord ay kinaya pa rin naming makabangon at mairaos itong aming pagbablog. Basta lagi nyo guys tatandaan, wala namang madaling daan patungo sa tagumpay. Talagang kailangan mo lang laging paghirapan at pagsikapan yung mga bagay na gusto mong marating. At laging dating guys tatandaan na huwag tayong maiinggit sa pagiging success ng ibang tao. Bagkus guys, ay gawin pa natin silang inspirasyon. Kung nakaya nila guys, sigurado kaya mo rin gawin yan sa sarili mo. Huwag na huwag tayo guys maninira ng tao para sa ikaangat lang ng guys ng sarili natin. Kasi nga guys, sabi ni Lord, kung sino yung nagpapakumbaba ay siya yung tinataas, at kung sino naman guys yung nagmamataas ay siya yung binababa. Kaya sa mga katulad naming vloggers dyan at sa mga nagsisimula pa lang, lagi nyo lang tatandaan na sa dulo nito ay lagi may tagumpay na matatanggap, basta wag ka lang guys susuko. Sa buhay natin guys, talo ang tumigil, kahit pa unti-unti guys, basta umuusad tayo ay okay na yun. At ayun na nga guys, balik tayo dito sa vlog natin, at pagkarating nga lang guys namin dito sa kabilang bayan ay naisipan muna namin pumutrip kasi nagugutom na rin nga pala kami. Kasama nga pala guys namin ang pamilya namin at iba nating tropa na sinasama guys natin palagi sa ating pagbablog. Para rin naman guys makapasyal-pasyal kami kasi lagi na lang kaming nandun sa mangroves at laging basa. Pagkatapos nga lang guys namin kumain dyan ay nandito nga pala kami sa pagbibila ng mga gamit. At eto nga guys, binigay ko muna itong pambiling Dugong dito sa mga gamit na kakailanganin doon sa bahay nila. At grabe guys, o tuwan-tuwa dyan si Dugong. Talaga namang hindi na naman siya makakala na kumita na naman siya sa loob ng isang buwan. Pero sabi ko sa kanya guys, na enjoy lang namin yung mga blessing na natatanggap namin kay Lord. Kasi guys, deserve naman wari namin yan kasi sobrang hirap talaga ng buhay vlogging. Talagang laging babad kami sa init ng araw at lagi kaming basa. Hanggang ngayon pa rin nga guys, hindi pa rin ako makapaniwala na kumikita kami ni Dugong dito sa pagbablog. Talagang iba guys talaga yung milagro na ginawa ni Lord sa buhay namin. Yung tipong dating pinapangarap lang guys namin na mailabas namin yung pamilya namin at may bili namin yung mga gusto nila, ay talagang kahit pangarap lang yun ay nangyayari na pala ngayon. Bumili nga pala guys si Dugong dyan ng malaking lagayan ng pinggan kasi medyo luma na daw yung lagayan sa bahay nila. At sabi niya guys sa akin, ito daw sa sunod na buwan bibili naman daw siya nitong rep na to, regalo niya daw sa sarili niya at sa mama niya. Magpaparenovate kasi guys yan si Dugong ng bahay, papaayos niya yung bahay nila kasi medyo luma na rin daw. At eto nga guys, bibili daw muna siya guys ng napakagandang lamesa. Sa mga katulad guys namin ni Dugong na hindi talaga kami lumaki na may lamesa at kumakain lang guys kami doon sa sahig o doon sa papag ng aming mga bahay, eh sigurado kahit wala kayong masarap na ulam dito sa pagkakainan ng ganitong lamesa, ay paniguradong sobrang nakaka-enjoy talaga. Sabi nga guys sa akin ni Dugong dito sa park na to, parang medyo pang mayaman naman daw itong lamesa at napakamahal daw. Pero sabi ko, ngayon nga lang siya makakaranas sa buhay ng ganyan, bakit ipagkakait niya pa? Kung kaya naman niya guys bilhin, eh bakit hindi? Total, kailangan rin naman talaga sa bahay ni Len at para din naman sa pamilya niya. Pagkatapos nga guys namin makapamili ng mga kailangan sa bahay nila, eto bumili lang guys siya ng mga jacket dito at mga kailangan namin kasuotan sa pagbablog. Medyo naluluma na rin kasi guys yung mga kasuotan namin sa pagbablog, kaya eto naghahanap-hanap kami at bumibili kami ng mga kailangan pa namin. Binilhan na rin nga pala guys namin yung mga ibang tropa namin, mga susuotin nila pag sumasama sila sa amin dito sa pagbablog. At dahil nga guys medyo luma na rin guys daw yung electric pano nanay ni Dugong, eh eto nagbabalak siyang bilhin. Dahil nga guys daw kamukha rin niya si Coco Martin, eh ito na lang guys daw ipipiliin niya. Hindi naman daw guys nagkakala yung itsura nila. Basta palakasan na lang guys daw ng loob yun at wag daw kayong kukontra sa kanya. At nung okay na nga guys ang lahat, nandito na nga pala guys kami sa counter at binabayaran na namin yung mga napamili ni Dugong at mga napamili ko. Habang nagbabayad nga guys ako dito sa may counter, ay tinatry ni Dugong dito yung mga salamin na nandito sa gilid at kung ano guys yung pinaggagawa niya. Ito guys yung napili niya, talaga namang napakaganda daw at napakaangas ito sa kanya pag daw siya ay nagmumotor. At
habang pauwi nga guys kami, kung mapapansin nyo na talagang punong-puno yung tricycle na sinakyan namin dito. At habang nagbabiyahe kami guys, syempre hindi ko makakalimutang magpasalamat sa lahat ng mga solid na sumusuporta sa mga ginagawa nating vlog dyan. Kung hindi guys dahil sa suporta nyo, hindi rin namin ito mararanasan, at syempre dahil din yung guys kay Lord talaga. Kaya paano guys, hanggang dito na lang muna tong video natin. Kita-kits na lang ulit tayo sa adventure natin bukas. Salamat sa panonood guys, ha.